Hello mga kachabi! So panibagong video pero lumang topic tayo ngayon. Basic speaker wiring for beginners and DIYers. Okay, marami ng video dito sa YouTube ang tungkol sa speaker wiring. Pero nung ako ay nagre-research para sana matuto rin ako, ay hirap akong makahanap ng maiksi at mabilis sana practical guide sa speaker wiring. Yung iba kasi, ang sinasabi, gawin mo to, gawin mo yon. Pero hindi naman sinasabi kung bakit kailangan gawin ang mga yun. So hindi mo tuloy sigurado kung ano ang dapat mong sundan at hindi ka makausad sa dapat mong gawin gaya ng mag-DIY sa video ako speaker system mo or speaker box. Kaya ginawa ko tong video na to para ma-explain ng maayos sa mga tulad ko mahilig mag-DIY at video ako aficionados. So umpisahan na natin. Samahan nyo ako. Tara! Okay, so sa amplifier, may left at right channel. So may amplifier sa left at meron ding amplifier sa right channel. Pero sa demo na ito, sa video ng ito, ang ipapakita lang natin for the sake of demonstration ay isang channel lamang. Parallel speaker wiring. Okay, umpisa natin sa parallel. Ang parallel connection ay kung saan ang isang dulo ng positive connection ay nakakabit sa susunod na speaker at sa positive side din. Yung negative side naman ay nakakonect sa negative side ng unang speaker at sa susunod na negative side ng kabilang speaker. Parang sa parallel parking lang yun mga kachabi. Nakahilera, naka side by side, left and right, positive and negative. So, sa isang hilerang positive at isang hilerang negative, nakaparallel sa amplifier terminal. Gets? Tignan nyo ang reference image na ginawa ko. Ganito nyo siya tignan para magets nyo ng husto. So, ganito ang orientation kapag nakahilera ng parallel yung mga speakers sa amplifier. Ganito naman kapag naka-side by side yung orientation ng mga speakers. Left and right, kumbaga. Pero, dapat nyong tatandaan na kapag nakaparallel ang speaker connections nyo, bumababa ang overall load impedance ng buong speaker system nyo. At dapat nyong siguraduhin na hindi mas mababa sa minimum impedance handling ng amplifier nyo. Patuloy lang sa panonood para malaman pa ang tungkol dito. Series speaker wiring. Okay, so ganito naman ang series speaker wiring. Sa unang speaker, yung positive side niya ay papuntang positive side ng amplifier. Tapos, yung negative side ng unang speaker pa rin, ikakabit sa positive side ng kabilang speaker or susunod na speaker. Tapos, yung negative side naman nito ay siyang papunta naman sa negative side ng amplifier. Tignan maigi ang reference image na ginawa ko. At ito naman ang reference image kapag series connection at nakahilera ang speakers sa amplifier. Para magets nyo pa lalo, ito ang reference image ng series versus parallel speaker connection. Tandaan, kapag naka-series connection ang mga speakers nyo, bumibigat ang load impedance ng buong speaker system nyo. So ganun lang kasimple mga kachabi. Pero kung gusto nyong gawing komplikado ang buhay nyo, panoorin ang video hanggang dulo. Series plus parallel connection. Ang series at parallel combination wiring ay pwede mong gamitin depende sa pangangailangan ng system mo. Depende sa configuration na gusto mo. Kailangan mo itong gawin upang mag-match yung total load impedance ng speaker system mo sa impedance handling ng amplifier. So, ito na ang example ng series at parallel speaker combination. Epekto ng series at parallel connection sa impedance. So, depende uli sa gusto nyong configuration sa speaker system nyo. Pwede kayong gumamit ng series or parallel speaker connection or combination ng dalawa upang maging compliant ang total load impedance ng speaker system nyo sa amplifier. Parallel connection impedance. Alright. So, sa parte ng video na to, ipagpalagay nating na meron tayong amplifier na merong impedance handling na
4 to 8 ohms. Kapag nakaparallel ang connection nyo at depende sa bilang ng speakers at impedance value ng mga to, maaaring bumaba ang total load impedance ng speaker system nyo. Kapag pareho ang load impedance value ng speakers na nakaparallel, ang computation ay impedance value divided by number of speakers. Okay, example. 8 ohms divided by 2 speakers is equal to 4. Pasok ba sa load impedance handling ng amplifier? Pasok. Paano pag tatlo na speakers na nakaparallel? Okay, ito na may example number 2. 8 ohms na tatlong speaker equals 2.67 ohms. Pasok ba sa load impedance handling ng amplifier? Sablay. Kasi mas mababa pa sa pinaka-minimum ng amplifier. Ito yung madalas na hindi niintindi ng mga nagdi-DIY dahil nakatutok sa wattage at size ng speaker ang kanilang atensyon. Hindi naman lahat pero may mga iilan. Tuloy-tuloy lang ang panonood at sasagutin naman natin kung paano mag-compute kapag hindi pareho ang impedance ng mga speakers na nakaparallel. Okay, example number 3. Meron tayong tatlong speakers. Yung unang speaker, 8 ohms na subwoofer. Yung pangalawa naman, 4 ohms na instrumental o kaya woofer. Pangatlong speaker, 8 ohms na tweeter. Ang total load impedance nito ay 2 ohms. So ang ibig sabihin ay hindi pasok sa impedance handling ng sample amplifier natin dahil mas mababa pa sa minimum na 4 ohms. Ganito ang computation kung paano nakuha yung 2 ohms. Ngayon naman, puntahan natin ang series connection at pagkatapos nito ay susolusyonan natin ang impedance na nakuha natin para mag-match sa amplifier natin. Series connection impedance. Ang series connection naman ay simple lamang i-calculate. I-plus or i-add mo lamang ang mga bawat impedance value ng speakers. Sample number 1. Meron tayong subwoofer na 8 ohms at tweeter na 8 ohms. Pag nakaseries yung dalawang yan, 16 ohms ang labas. Pasok ba sa amplifier natin? Sablay. Sample number 2. 4 ohms na subwoofer, 8 ohms na instrumental o kaya woofer, 8 ohms na tweeter is equal to 20 ohms. Pasok ba sa amplifier natin? Sablay. So, paano natin susolusyonan yan? Eh, ganyan kunwari yung merong speaker sa atin. Ano ang paraan? Ngayon, papasok yung mga paraan natin para masolusyonan natin yung mga ganyang klaseng connection. Ang importante dito ay maintindihan nyo kung ano yung epekto ng parallel connection at series connection. May mga paraan sa pag-connect ng mga speakers na may iba't ibang impedance value. Paraan number 1. Pinakamadaling paraan ay gumamit ka ng pare-parehong impedance value ng speakers. Kaya nga iba-iba ang specifications ng mga speakers eh, para makapili ka ng tugma at tamang mga speakers para sa gagawin mong setup. Iwas sakit sa ulo pero dagdag sakit sa bulsa. Alright. Paraan number 2. Gumawa ka ng series parallel combination na connection para pumasok sa impedance handling ng amplifier mo. So example natin, meron tayong 4 to 8 ohms na amplifier. Tapos meron kang tatlong speakers para makatotohanan ng setup. Isang 4 ohms na subwoofer, isang 8 ohms na instrumental o kaya woofer, at isang 8 ohms na tweeter. Yan. Tapos yung group 1 ay naka-series. Tapos yung group 2 ay naka-parallel sa group 1. Tignang maigi ang reference image na to. So ang total impedance ng ganyang configuration or wiring ay 4.8 ohms.
which is pasok sa amplifier natin. Kung paano na-compute yan, balikan nyo yung series at parallel impedance calculation formula. Kapag naiintindihan nyo yun, siguradong hindi na kayo mawawala. I-comment down below nyo na lang kung may mga katanungan pa kayo at clarification. Kung kayo naman ay nagawi lang sa channel ko at gustong malaman ang tungkol sa impedance matching sa amplifier, pwede nyo panoorin ang video na to na nakalagay sa description or sa lalabas na link. Pabanggitin ko lamang na dito sa YouTube ay nagkalat ang mga video na yung Twitter speaker ay nilalagyan ng resistor or capacitor o kaya pareho para daw iwas sunog. Actually, yung mga ibang turo ng mga vlogger na yan ay pwedeng ikasunog lalo ng tweeter at amplifier. Hindi man lang nila sinasabi kung bakit dapat gawin o bakit ganyan, bakit gawin mo to, bakit gawin mo yan. Yung iba naman, tango na lang ng tango at sunod na lang din ang sunod. Pero tandaan rin natin na may mga legit naman na nagsasabi ng tama. Okay, so back to our video. Paraan number 3. Nabanggit ko kanina ang tungkol sa tweeter na nasusunog. Ito ngayon ang solusyon dyan at the same time, solusyon na rin sa komplikadong speaker wiring. Para iwas sakit ulo, bumili ka nalang ng tinatawag na passive crossover or dividing network para tapos. Lalo na kung di mo naman balak maging full-blooded technician para ikabisado mga komplikadong speaker wiring na yan, bumili ka nalang ng ganyan. Okay, bali sa example nating tatlong speakers at kung mapapansin mo, full range speaker system na yan. Kaya bumili ka na lang ng passive crossover tapos salpak mo lahat ng speakers mo dun. Bumili ka ng 3-way crossover kung pang 3-way din speaker system na gusto mo. Gaya ng may tweeter, instrumental woofer at subwoofer o kaya bass. Hindi mo na kailangang i-series or i-parallel yan. Dahil may eksaktong terminal ka ng pagkakabitan ng mga speakers mo. Tignan ang reference image na to. May mga nilagay akong link sa description para sa mga gustong bumili niyan. Paraan number 4. Gumamit ng capacitor. Pang intermediate to advanced level na to mga kachabi at hindi na pang casual DIYers or users. Pero ang ginagawa dyan, nilalagyan ng capacitor sa positive side ng speakers para ma-cancel out yung impedance. Nafi-filter na rin yung frequency depende sa value nito. Yung value niyan ay may microfarad at saka voltage value yan. Pero hindi na muna natin tatalakayin yan sa video ng ito dahil medyo malalim din yung topic na yan. Alright. So yun ang mga paraan kung paano mag speaker connection kapag iba't ibang impedance value ang speakers mo para pumasok sa impedance handling ng amplifier. Kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pa ng mga ganitong content, i-click lamang ang subscribe button at hit the notification bell icon para updated ka sa mga bagong upload na video. Like and share na rin kung nakatulong ang video ng ito sa iyo.